Kamusta po kayo ngayon mga kaibigan? Welcome muli sa ating programa dito sa Power Cells. So, ang ating topic mga kaibigan sa ating programa ay ating pong sariwain itong thyroid problem at ating pong isa-isahin ito na ilalatag sa ating mga kababayan mga kaibigan. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. At tayo po ay mayroon na pong progress no, na ginawa dito sa ating topic at ating pong dugtungan to ngayon, mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, no, maraming mga researchers na pinagsama-sama at ito ay very informative para maintindihan natin ang function ng ating thyroid gland. So, every cell in the body depends upon thyroid hormones. So, all the cells of our body are dependent on the hormone that comes from the thyroid gland. Yan po yung iodine, mga kaibigan. Yan ay for regulation of metabolism. So, very active siya sa metabolismo. Kaya, halimbawa, diabetes is a disease of, ang tawag yan ay metabolic syndrome. So, it is related to metabolism. Kaya, meron talagang malaking role ang ginagampanan ng thyroid gland para po dito sa metabolism, mga kaibigan. The normal thyroid gland produces about 80% T4 and about 20% T3. So, kunti po yung T3 kaysa sa T4. However, ito, take note ha mga kaibigan, T3 possesses about 4 times the hormone strength as T4. Ibig sabihin, ang T3 ay medyo mas kailangan ng katawan at mas ginagamit ng katawan ang T3 kaysa sa T4. Yan ha mga kaibigan. So, lahat ng yan ay we owe to our thyroid gland. Kaibigan. So ang mga bilang nitong atoms of iodine andyan po yung tinatawag na hormone mga kaibigan ha. But T4 is mostly converted to T3. Yan. Pag dumating na sa liver yung hormone na to, yung T4 talagang kinukonverted diyan into T3. So ang ibig sabihin ang T4 ay raw mats yan, parang ano pa siya, hindi pa siya gaanong na-convert into smaller molecule kung pagkumbaga sa digestion. Kailangan mo na i-convert ng liver ang T4 into T3 para ma-utilize sa mga tissue and cells. Di ba mga kaibigan? So ganun po no, ang proseso nito. May purpose po ang katawan bakit ito ginawa. Para maganda po ang magiging storage at saka kung ano yung dapat gamitin ngayon. Para sa baga ng, ano, ng glucose, pag sobra-sobra ang glucose, i-convert ito ng katawan into glycogen. So, ito yung storage formation na ginagawa ng katawan for future energy. So, ganun din po yung T4 para siyang naka-stored for longer period. No? Ang T3, ang pinakakailangan ng katawan. Alam mga kaibigan. So, yun po yung function. No? So, ang liver at saka kidney ang nagko-convert ng T4 into T3. Okay, makikita natin mga kaibigan, kailangan healthy ang ating liver, healthy din ang ating kidney. Di ba? Kaya marami pong mga factor kung bakit nagkakaproblema tayo sa kalusugan. Hindi lang sa thyroid gland. No? Mga chain reaction yun. Okay, kahit na yung liver ay hindi kasama sa endocrine system, it is involved in metabolism, generally, mga kaibigan. Kaya, lahat ng function ng nabanggit ng mga organ ay napakahalaga. Halimbawa, medyo may problema tayo sa kidney. Okay, tumataas na ang creatinine. Apektado ang ating process of metabolism. Kaya marami pong mga factor na nagkakaroon ng action and reaction. Okay, mga kaibigan. At kapag ang ating glands, marami tayong mga glands, halimbawa, endocrine systems are
basically glands. Okay, mga kaibigan. Pag ang ating mga glands ay healthy, it can release much thyroid hormone ayon sa ating kailangan, mga kaibigan. Lalo na sa para sa punto ng metabolismo. Okay? So it is strictly involved in the metabolism, lalo na sa conversion of glucose into energy. Kasama din po siya, mga kaibigan. It knows just how much to release. Halimbawa, ilan ang kailangang i-release na hormone galing sa thyroid gland. Alam ng thyroid gland yan, mga kaibigan. At kung may problema, may feedback yan na nangyayari na nakakarating sa hypothalamus ng ating brain. At very sensitive ang ating pituitary gland, which is our master gland, to make a reaction to this feedback. Halimbawa, kung sapat, okay. Pag kulang o sobra, magkakaroon din ng reaction ng ating brain center to deal with a problem. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Di ba? Kaya nandoon yung hypo. Mga ganyan, mga kaibigan. Ha? So, yan po mga kaibigan. So, ang ating pituitary glands, it contains special cells that are very sensitive to levels of thyroid hormone in the blood. Very sensitive yan. Kaya tinatawag siya ng master gland. Kasi siya yung magmamando kung ano ang dapat gagawin. Okay? Kaso lang, mayroon pang higher sa kanya. Yun na yung hypothalamus. Okay, mga kaibigan? Ang hypothalamus, siya yung responsible sa lahat ng galaw. Kahit nitong pituitary gland. Minsan po, mga kaibigan, okay ang function ng thyroid gland. Pero kapag may problema ang pituitary gland or yung hypothalamus, halimbawa, mayroon doon nagde-develop na bukol o tumor, ito po ang mag-cause ng pituitary gland to function very abnormally. Kaya mag-produce siya ng more hormone to stimulate the thyroid gland, which is really very bad. So may mga chain reaction yan. It's either na may problema doon sa pituitary gland or sa hypothalamus or doon sa thyroid gland mismo. It's either of this, mga kaibigan. Kung thyroid gland lang medyo may problema, medyo okay-okay lang yan. Pero kung ang problema, pati yung pituitary gland or yung hypothalamus, medyo komplikado po. Complicated yung problema, mga kaibigan. So, kung ano man ang nangyayari sa thyroid gland, healthy man siya o hindi maganda ang katayuan, ma-detect ka agad yan ng pituitary gland sa hypothalamus, mga kaibigan. So, kapag very low ang hormone na pinoproduce ng pituitary thyroid gland, mga kaibigan, ang ating pong pituitary gland mag-produce kaagad siya ng thyrotropin stimulating hormone or TSH, mga kaibigan. So ito yung mag-command sa thyroid gland na mag-produce siya ng more T3 at saka T4. Yan, mga kaibigan. More. Ang problema dito, as I said, kapag may tumor na nag-develop sa bandang pituitary gland, mag-stimulate siya lagi ng walang control doon sa thyroid gland. Kaya magkakaroon ng abnormality. Okay, mga kaibigan. So, madadetect man yan, pero delicate yung paraan ng diagnosis dito. Kasi una, ang titingnan muna dyan, yung thyroid gland function. Pag okay naman siya, ay di ang sunod na isasalang dyan, yung pituitary gland at saka hypothalamus. Para malaman kung saan doon ang pinaka-main factor ng problema. So yan ha, mga kaibigan. Now, kapag nag-produce na ng more thyrotropin stimulating hormone ang pituitary gland, then in turn, this will stimulate the thyroid gland to produce more thyroid hormone. So, yan po mga kaibigan. So yan, no? Importante po ang mga function na to, no? So may chain reaction yan, no, mga kaibigan. So it can stimulate or suppress TSH kasi ang hypothalamus magtingin siya
okay ba yung na-detect na ng pituitary gland? Sabi niya, okay yan. Pero kung hindi, kontrolin ng hypothalamus yung pituitary gland. Yan, mga kaibigan. It can suppress or stimulate the function of the pituitary gland. Okay? So, magkaroon uli ng another problem. Ito na po yung tinatawag na thyroid releasing hormone. Yun naman po yung ipoproduce ng hypothalamus, no? Para magkaroon siya ng pagtutroubleshoot kung may mga problema man. Okay, mga kaibigan? Now, the whole system is sometimes called the hypothalamic pituitary thyroid axis. So, yun po yung mga mekanismo na nangyayari po sa ating endocrine system to balance the function of metabolism and the production of this important hormone of the thyroid gland for the process of metabolism, mga kaibigan. So andiyan po mga kaibigan, no? Ang yan po yung function mismo, no, na ating makikita, no, sa ating endocrine system, mga kaibigan. Ayon po sa ibang information, increases the basal metabolic rate of almost all the cell in the body, increases the fat and carbohydrates metabolism, boosts protein synthesis, increase heart rate and blood flow to the to other organs. So yan po mga kaibigan, no? Yan ang effect ng T3 at saka T4. So hindi pwede na mag under ang production at mag sobra naman ang production. Hindi pwede yan kasi lahat ng yan mahalaga yan sa metabolic rate of almost all cells in the body, mga kaibigan. So in terms of fat metabolism, carbohydrate, protein synthesis, lahat ng yan, even the increased rate of our heart and blood flow, andoon pa rin yung thyroid gland, mayroon siyang malaking role na ginagampanan diyan. Kaya kapag sobra-sobra yung hyperthyroidism ng isang tao, magkakaroon ng palpitation yung pasyente. Mabilis yung pagtibok ng puso. Yan ha, mga kaibigan. So, thyroid hormones are also needed for normal development of organs. Lalo na, mga kaibigan, doon sa mga nagbubuntis. Very, very crucial yan. Kaya kailangan sapat sa iodine ang isang babae na nagbubuntis. Kaya usually, mga kaibigan, sa mga buntis, doon nagsisimula ang pag-enlarge ng thyroid gland kasi kailangan ng extra iodine ang thyroid gland kapag buntis ang isang tao, isang babae, mga kaibigan. Kaya mag-enlarge kagad yung thyroid gland. So, para ma-prevent yan, bago po magbuntis ang babae, kailangan sapat siya sa mineral. Hindi lang iodine, mineral in general, mga kaibigan. Kasi hindi lang naman iodine ang kailangan para mag-function ng maayos ng mga glands, mga kaibigan. Kailangan niya ng potassium, selenium, magnesium, vitamin B, zinc, and iodine. So yun po mga kaibigan, ha? Yun po ang kahalagahan ng mga organs na ito na involved, no, sa metabolism. So very, very important yan, lalo na sa development ng fetus, mga kaibigan. Halimbawa, yung heart at saka brain ng fetus, no, mga kaibigan. At saka normal reproductive functioning. Kailangan yan para hindi magkaroon ng congenital problem yung baby paglabas niya. So, kapag naantala po ang normal function ng ating thyroid gland sa mga babaeng buntis, naku, mga kaibigan, maraming problema yan. Okay, mga kaibigan? At para hindi maglala yan o magiging worse ang kondisyon, iwasan siging inom ng kape. Kasi isa yan na nakita sa laboratorio na nagkakaroon ng mga organ defect ang daga na buntis, no, na pinainom ng kape. Yun po ang nakita. Kaya nga, hindi maganda yan, no? Para maiwasan sa mga buntis. Ah, mga kaibigan. So,
the effects of this T3 at saka T4 in the process of metabolism is very important. Kaya itong tinatawag na basal metabolic rate is very very important, no? Closely monitor ito ng ating hypothalamus at saka ng ating pituitary gland. So yun po yung tinatawag na number of calories required to keep your body functioning at rest. Yun po yung tinatawag na basal metabolic rate. Basal metabolic rate is also known as your body's metabolism. Okay? Therefore any increase to your metabolic weight such as exercise will increase your basal metabolic rate. So, alam ng katawan yan kung ano ang kailangan. Halimbawa, nag-exercise ka, how many glucose must be converted into energy? Yan. Pag hindi ka nag-exercise, nakaupo ka lang, alam din ng katawan kung gaano kadami yung metabolic rate na kailangan mo. So, ganyan po yun mga kaibigan. Madaming kinain, tapos kunti lang ang physical activity, yun na yung maraming ma-stored na mga fats sa ating tissue. Kaya nga mag-overweight tayo. Yun naman yung problema. Hindi na kayang kontrolin yan ng tinatawag na thyroid gland kung overfed tayo but undernourished. Ibig sabihin, madaming nakakain pero walang nutrition halos yung kinakain. Yun po ang problema. Hindi na magampanan yan ang ating thyroid gland na makontrol pa yung pag-overweight. At yung pag-develop ng mga sakit na chronic, lalo na yung diabetes. At malfunctioning ng thyroid gland. Kasi siyempre, nagpapalabas siya palagi ng mga material para sa proper metabolism. Pagkatapos yung result ba ng pag-metabolize, ay walang, kumbaga sa ano pa eh, eh, trabahong pagod na sabi, trabahong kabayo daw eh, pagdating ng hapon walang kita. Paano yun? Okay lang yan kung niluko yung mister mo na kunti lang yung tinanggap niya pagdating ng hapon. Medyo dihado talaga yun. Pero kung yung mister mo ay pagdating ng hapon, nag-inom ng alak, nagsugal pa, tapos ka. So, ganyan po mga kaibigan, no? So, pag tayo siging kain, tapos yung ating kinakain, walang nutrition, ma-overfed tayo niyan. Pero, undernourished. So, ang process of metabolism is very unpromising. Bakit po? Para kang gumagastos ng malaki, pero wala ka namang pakinabang doon sa ginagastusan mo. O, di ba? So, anong mangyari sa katawan? Ma-depress siya. Eh, kahit ikaw, subukan mong let's say, nagpa-aral ka sa anak mo. O, anak ha, huwag kang mag-boyfriend muna ha. Upo, papa. Bigla lang nalaman mo buntis. Eh, paano na ngayon yung gastos mo? Eh, di na uwi sa wala. O, masaya ka ba? Hindi, depressed ka. Ganyan ang mangyayari sa katawan. Kung sige kang kain, palabas naman ang palabas ng mga material ang katawan para ma-metabolize yung kinain mo, pero walang pakinabang. O yan ha, kaibigan. So yan po ang hindi maganda sa buhay ng tao. Kaya kailangan your food is your medicine. Meaning, eat your food as your medicines. Otherwise, you will eat your medicines as your food. Bakit? Magkasakit ka na eh. Ang masama noon kung yung medicine mo hindi pagkain. O, di ba? Problemang malaki yun. Bakit? Ano yung pinaka-best na medicine? The best medicine is your food. Because your food is converted into blood, into tissue, into muscle, into nerve, into heart, into every organ. Yun yung ibig sabihin ng food. Pero kung yung medicine mo, hindi man pagkain, naku, paano na yan? Hindi yan ma-convert or ma-incorporate in your body, no? Kasi hindi siya food. Pero lalong malaking problema. Kaya the best medicine is your food. Yan ha, mga kaibigan. So yan ha. So ano yan? Energy in equals to energy out. So energy in eat and energy out. That is exercise. Di ba mga kaibigan?
Kaya kailangan, alam ng katawan yan, paano yung tinatawag na yung tinatawag po na basal metabolic rate. Alam ng katawan yan. Alam nila yan. Scientifically. Okay? Pero kung ang tao ay siging kain, pero busog na, pero kulang pa rin ang nourishment, yan ang problema. Magkaluko-luko na ang metabolismo ng isang katawan. Hindi naman kaagad. Matagal mo na yan bago mapansin ang isang tao na may problema. Okay? So mga kaibigan, ano po ang may tutulong ng Power Cell dito sa ating problema sa thyroid gland, mga kaibigan? Atin pong bigyan daan ito, mga kaibigan. At itong research na ito na napakaganda, mga kaibigan, ayon po dito sa research, ito ay nailathala sa Natural Endocrine Solutions, mga kaibigan, na nailathala ito noong taong 2014. 6 years ago, mga kaibigan, no? Ganito po ang sinabi. For people with thyroid and autoimmune thyroid conditions, eating a diet based on whole foods is of course important. What's just as important is eating a variety of different foods so that one consumes a wide range of different nutrients and phytonutrients. Part of your regular diet should include some raw garlic, or at the very least, a garlic supplement. Ayun, mayroon tayong Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan, no? Garlic has a numerous health benefits, and after reading this, you should understand why everyone should be consuming garlic on a regular basis, especially those people with Graves disease and Hashimoto's thyroiditis. Ayan, mga kaibigan. Alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng Graves disease? Graves. Graves disease ay parang ano ba, libingan. Ewan ko ba bakit tinawag yan na Graves disease. Ewan ko, i-translate mo. Sakit ng libingan. Yay! Ang hirap. Daming mga sakit. Now, kaya ito tinawag na Graves disease, mga kaibigan. Kasi pag nag-develop yan sa isang tao, magsiga ang mata. Maglisik ba? Blocky. Graves disease ang tawag niyan. Ang ibig sabihin niya, yung thyroid gland, grabe na. Yan. Anong nangyari? Yan ay symptoms ng autoimmune disease. Anong nangyari? Yung immune system mo, ina-attack niya yung thyroid gland mo. Kaya na-develop yung Graves disease. Magsigaw mata mo. Yan, mga kaibigan. Kaya ano ang malaking tulong yan para hindi mangyari yan, ha, mga kaibigan? Mag-take ka ng Allium Sativum. Mag-take ng Power Cells Herbal Capsule. Kasi anti-inflammatory po at pang-regulate ng immune system ang Power Cells Herbal Capsule. Yan, particular po dito sa Allium Sativum. Very, very good po, mga kaibigan. So, sabi dito, especially those people with Graves disease and Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis is almost the same with Graves disease. I'm not so much particular with it kasi ang nakita ko halos parehas na naman, mga kaibigan. Autoimmune disease po yan, in short, mga kaibigan, no? Kaya ang advice natin sa ating mga kababayan, mag-take po tayo ng Power Cells Herbal Capsule. At subaybayan na po ninyo palagi ang ating program. By the grace of God, we will be able to help every one of us know how to avoid this deadly disease na nakakasira talaga sa ating figure, no? At sa ating general metabolism, mga kaibigan, ha? So ayan po ang ating Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan. Tayo po ay mayroong free live consultation Mondays to Thursday, 10 to 11 o'clock in the morning, mga kaibigan, ha? At mahalaga po na tayo po ay magkaroon ng relaxation, lots and lots of recreation, sunbathing, relaxation lalo na sa mga areas na mataas ang negative ion, tulad ng tabi ng dagat, oh, sa countryside, mahalaga po yung mga areas na yan. Oh. We advise people to have more on outdoor than indoor, lalo na doon sa mga may mga nararamdaman na. Hindi maganda na laging nasa loob ng bahay ang sakit maglala. Okay, mga kaibigan?
Ang ating pong Power Solera Capsule ay mabibili po yan sa ating mga outlet tulad ng Mercury Drug, Rose Pharmacy, The Generic Pharmacy, Watson Pharmacy, The Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating mga health center ng ating brigada nationwide, mga kaibigan. At sa ating pong mga kababayan dyan na nandiyan sa Bulacan, you can look on the screen at makikita po ninyo yung mga outlet dyan, mga kaibigan. Sa muli mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, magsasabi sa inyo na mahal tayo ng Diyos. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells. And we invite you to subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc.